Ayan, hello guys! Good morning and good afternoon sa iba. Ayan, this is Samira Yusef. Welcome to my channel. And now guys, I have good news to you all. Good news because my channel is monetized already. Ayan. Sa katagal-tagalan ng panahon, na-monetize na guys. Ayun, nag-start kasi ako guys, ano, June 2018. Tapos, yung mga kasabayan ko, mga na-monetize na talaga sila. Nag-start kasi ako ng pag, ano, ba-vlog. Mga, ano, 6 months. 6 months ako guys, nag-start. Siguro na-experience nyo rin yung mga ganong bagay na nag-stop kayo, no? Yung parang napanghihinaan kayo ng loob, o kaya nakaka-experience kayo ng hindi maganda. Siyempre, maraming nangyayari sa mundo ng maraming, ano, nangyayari sa, ano, dito sa YT. Na minsan na yun, yun ang nagiging dahilan kung bakit nag-stop tayo. Ayun guys, halos nag-stop ako ng mga 6 months. Tapos nang ma-realize ko guys na, oh, buti pa yung aking kasabayan na nag-YT, monetize na. Tapos nakikita ko sila, tuloy-tuloy lang pag-video, pag-vlog, ganun. Parang na-encourage ulit ako, kaya yun, nagtuloy-tuloy ulit ako guys. Hanggang sa, ayan, from 2018, stop na mga 6 months hanggang ngayon, ayan. 2020 guys, June 3, 2020, finally, na-monetize na tayo, guys. Ayan, pero hindi ganun kadali, guys. Talaga mag-effort ka din talaga. Effort, time, effort, ganyan. Tapos, ano, yun nga, kasi medyo tatrabahohin mo talaga yung 1,000 subscriber. Kasi, di ba, requirements ni YouTube, 1,000 subscriber, tsaka yung 4,000 watch hour or 240,000 minutes. Ayan guys, talagang effort. Mag-e-effort ka din talaga. Ayun. Pero nung inano ko na yan guys, inabyad ko na yan, kinarir ko na talaga bago ako umuwi ng Philippines. Kasi naisip ko wala nga akong wifi, diba? So, nitong pag-start ko ng ano, nang January, halos araw-araw na ako guys, araw-araw. Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a... Ayan guys, di ba nagde-delete-delete tayo minsan? Ay, yung nangyari sa akin guys, i-share ko lang sa inyo, ano, kasi yung iba naka-experience din o baka makaka-experience. Ayan, ganito guys, nung nag-delete kasi ako, yun, naglaro ako ng Mobile Legend, tapos nagtry akong i-download sa YT. Ngayon, hindi siya naging successful. So, i-delete ko siya. Tapos, yung pag-delete ko, guys, na-delete all ko siya. Dito lang, ano, January, na-delete all ko. Lahat pa ng, kung anin pa yung live stream ko na mahahaba yung oras, ayun ang, ano, na-delete. Diba? Kakaiyak, guys, kasi pinagpuyatan mo kahit pagod na pagod ka sa work. Sa Taiwan, 12 hours ang work namin doon. So, kahit pagod-pagod na, nag-livestream pa rin ako, pa-uwi, papasok ng company, tapos pa-uwi ng company, livestream. Minsan nga, di ba, nakita niyo ako, nag-livestream, tapos nakatulugan ko. Yung most embarrassing moment ko, nakatulog ako habang naka-livestream. Nakikita niyo guys, yung talagang, ano, ng pagtulog ko. Tapos yun guys, nung ma-delete ko lahat yun, syempre sobrang lungkot ko. So, ang ginawa ko, naghingi ako ng mga tulong ng iba mga YouTuber. Tapos nag-ano ko, sa YouTube mismo, YouTube Team Support. Nag-email ako dun guys, dun sa, diba YouTube natin, tapos meron siyang help. Doon, nag-message ako doon na ano, sana matulungan nila ako ma-recover yung aking mga live stream. Yun, tapos nag-response naman sila, hiningi nila yung aking YouTube URL, tapos yun na, sila na yung gumawa. Yun, pagkatapos ng mga ano, ilang days,
yun guys, na nakita ko na bumalik na, unti-unti nang bumabalik yung mga na-delete kong mga live stream. Ayun guys, kaya sana ako dun sa mga ano, mga baguhan pa lang dyan. Ako, ingat-ingat tayo guys. Kasi yung mga pinaghirapan natin mawawala sa isang saglit. Kaya bago mag-delete, talagang tingnan mabuti. Baka mapagaya kayo guys kung kailan matatapos na akong ano, mamon. Makompleto ko na yung 4K, bindang mawawala lahat ng live stream. Okay lang sana ang video eh. Yung video kasi kakunti yung mga ano, yung oras, 10 minutes, 15 minutes. Ay, yung mga live stream ko guys sa ano, yung mga live stream ko sa Taiwan, 2 hours, 3 hours, 5 hours. Diba? Kaya kakapanghinayang kayo mag-ingat kayo guys sa pag-delete. Ayun, yun ang na-experience ko. Tapos, pagkatapos nun, ito na. Nakompleto ko na yung 1,000 subscriber, nakakapag-live na nga ako. Tapos, yung aking, ayan guys, sa mga baguhan, sa mga nag-start pa lang dyan sa, ano, sa YouTube, sige, download lang po ng video, tapos live stream, punta lang po kayo sa mga live, sa mga, ano, mga video, mag-comment, ayan guys, and that way, lalagay yung, ano, nyo, subscriber nyo, views, at magkakaroon kayo at the same time na maraming friends. Ayan guys, yun din ako nang galing eh. Tapos, ayan guys, dahil ganyan yung ginagawa natin, tsaga-tsaga lang, sige video, sige alas, tapos yun na, kompleto na natin finally yung ating requirements na YouTube na 1,000 subscriber tsaka 4,000 watcher. Ayan na guys, kompleto na. Ngayon, sign up na tayo ng ano, ng AdSense para tayo magkaroon ng ads. Ayan na guys, nagka-problema ako guys sa pag-fill up, diba? Step 1, step 2, step 3. Step 1, okay, pasado na. Step 2, nagka-problema ako guys. Ito, baka ma-experience na din. Step 2, Google AdSense. Ayun na, hindi siya pumasok kung nag-a-apply ako o fill up ako. Hindi siya mag-okay, hindi siya mag-successful. Kasi ang sinasabi ni YouTube, I have a website before. Website na may violation ako doon sa website na yon na kailangan i-fix bago mag-apply ng AdSense. Ngayon, yung website na yun na hindi ko natanda. Hindi ko nakalam kung anong sinign-in ko doon, anong password ko, anong website ba talaga yon. Ayun, tapos nag-search naman ako. Ayun guys, to may problema tayo dito sa YDays. Talagang, ano, search lang ng search. Pagtanong tayo sa mga YouTuber, sa mga, ano, search din sa YouTube kung ano yung, ano, way how to fix the, ano, error on a website on applying Google AdSense. And guys, Diyos ko, matrabaho din talaga guys para mahanap mo yung tamang kasagutan. And ayun nga guys, sabi ng iba, di ba sabi ni YouTube, copy and paste the web, the code on your website. Ayun guys, itong website ko na to, naalala ko, ito pala yung blogger website. Di naalala ko siya kasi nag-check ako ng aking mga email. Nandun yung si, ano, blogger website. So, chinet ko siya na, na-open ko siya guys. Sa kakapindot ko, na-open ko siya. Pag-open ko, ayun na. May nagsabi kasi sa akin na deleting ko na yung blog ko doon. Tapos, yung pagka-delete ko, ayun na, hindi ko siya ma-paste yung ano, code. Hindi ko siya guys ma-paste. Problema sa pag-paste, ang hirap din pala mag-paste ng code. Hindi ganun siya kadali kasi may problema nga. Ayan guys, hindi ko siya ma-paste kasi yung aking website dati, nawala na pala yun, na-delete ko na pala siya. Ngayon, pwede hindi na natin ma-paste yung code doon. Kahit ano pang gawin natin, kahit di ba sabi nila punta sa website, pindutin yung Teams, edit HTML, wala pa rin. So, may bago akong natutunan na pumunta daw ako sa Google, since yung Google AdSense nasa Google, pumunta ako doon sa Google, chinek ko yung settings ko. Kasi may nabasa akong ano, blog, pumunta doon sa Google. Doon daw pumunta sa Google at mayroon doon settings. Nakita ko doon Google, tapos settings, makikita doon yung link account. Doon sa link account, guys, pindutin nyo yun, tanggalin, remove yung link
yung accounts ng mga nakalagay doon. Tanggalin nyo lahat, guys. Ayun ang ginawa ko, guys. Remove link accounts. Yung mga accounts na nakalink doon sa Google mo, tanggalin. Ayun, guys. Pagkatapos ko ng ma-remove, bumalik ako doon sa step 2. Pinindot ko yung start. Diba, doon sa step 2, may nakalagay na start. Kasi naalala ko si Sis Melwise. Hi, Sis Melwise. Thank you. Mga sanloob ko, no? Kasi sabi ni ASMR Melwise Lyson, yung channel niya, sabi niya, sige, Sisi, laksan mo ang loob mo. Walang mamawala kung magpipindot ka ng pipindot. Sige, pindot ka lang. Ayun, guys. Sabi ko, no, choice na talaga. Kailangan ko magpindot ng sige lang, bahala na si Batman. Di kung mali, di mali. Ayun, guys, pinindot ko siya. Pagpindot ko doon sa start, tapos lumabas ka kaagad yung YouTube, yung URL ko mismo sa YouTube. Hindi na lumalabas yung URL ko doon sa website ko dati. Ayan, guys. Tapos naglagay siya ng done. Done. Yung step 2 na, di ba, naging step 1 ko, done na. Tapos yung step 2 naging done. Tapos yung step 3 naging automatic na in progress. Tapos nag-wait ako ng 3 days. Pero pag-gising ko ng umaga, meron ng congratulations sa Gmail. Meron ako na-receive na message umaga, sabi, congratulations! Ang channel ko daw ay monetized na, pwede na daw akong maglagay ng ads. Ayan, guys, tapos, yun nga, pagkatapos nun, may mga pipil-upan pa pala, hindi lang pala yung ganun. May pipil-upan pa, guys. Guys, yung palang pag-monetize ka na, may mga instruction pa palang gagawin, hindi lang pala ganun yung padali. Ayun, nagpatulong ako dun sa mga monetize na mga legit friends natin. Sis Nilda, thank you Sis Nilda, Sis Doris, beautiful Sis Antoinette Vlog, Sis Melwise, sa mga taong tumulong sa akin, guys. Pinoy Idea, maganda rin yung idea na mo sa akin. Thank you sa lahat ng mga nakatulong sa akin, guys, at sa mga legit friends ko na tumulong sa akin even before. Thank you so much, guys. Ayan, nandito na tayo. Kaya nga lang, guys, ayan, nakita ko na, na-on ko na lahat yung ads, in-on ko na siya lahat. So, may nakita lang akong problema dun sa yung address ko kasi, tsaka yung country ay sa Taiwan. So, nag-change country ako para makapag-change country ako, nakita ko sa ibang YouTube na kailangan close account ko yung Google AdSense ko para makapag lagay ako ng bagong country. Dapat Philippines na siya kasi nakalagay nga doon Taiwan, tapos ang address ko hindi talaga siya mabago kahit anong lagay ko, kahit anong edit ko doon sa address, hindi siya mabago, guys. So change country muna ako. So bukas pa siguro 'yon. Bukas pa pag mag-change country pala, mawawala ulit yung ads. Pero pagbalik na, nandun na ulit yun. Ayun, guys. Yun ang journey. Diba, ang dami kong pinagdaanan. Ang hirap mo. Sana, guys, ayan. Kung may mga same experience kayo, pwede rin kayo magtanong sa akin kasi na-experience kayo mga ganyang bagay. Yung pahirapan sa pagkakaroon ng AdSense, gawa nga ng website ko dati. Ayun. Basta, tanggalin nyo lang yung link accounts. Lahat na naka-link accounts dun sa dun sa may Google settings, dun yung makikita. Tanggalin lang po. Tapos balik kayo dun sa step 2, Google AdSense. Ayun na, guys. Diba? Ang hirap din na. Mahirap, pero pag nagawa nyo na, guys, parang madali lang. Nakakaano. Sarap ang paharam na makita ko yung ads ko kanina. Tapos bukas, sabi kasi dun sa napanood kong vlog, kinabukasan din, babalik na ulit yung mga ads. Ayun, guys. Bukas na lang ako mag-live. Video lang muna ako ngayon. Thank you, guys. Thank you for watching.